Thank you.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang Misa Intensyon para sa pasasalamat ni Dante Sensales Family, Kristan Josal Gerona and Family, at sa kaluluwa ni Marciano, Jaime, Roxanne, Gerardo Jr., Desenio, Romulo Sr., Eugene, Helen, Ernesto, Consuelo, Teresita, Rinaldo, Juliana L. Balitian, at sa lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Ang parokya ng Berhe ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay labis na nagagala sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ang mamumuno po sa ating banal na misa ay sa Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo ang lahat. Thank you.
pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalamin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sinan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-aanib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagiging Mesiyas. Ito ang siyang puso at pinag-ugatan ng palataya. Basa mula sa gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita sila ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay inyong sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinatay sa mga makasalanan.
Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko gati-gati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umaawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ay nahihimlay ng may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot ang banal. Itunuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantong. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya na sa akin umaakay. Nababatid ko na siya kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantong. Kaya ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong... Ituturo mo ang landas ng buhay ng hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot na ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantong. Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay matatagpuan kay Jesus na namatay at muling nabuhay, sapagkat may malakas tayong patotoo. Wala tayong dahilan ng panghinaan ng loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahalaga niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo, di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kung hindi ang buhay
ni Kristong iniaan sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayon pag-alagin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay. Siya'y nakita nila, ngunit tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan niya? At tumigil silang, sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kaya lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga puno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga naaklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring
magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Good morning. Yung mga iba yata, no, magkakasabay gumising, magkakasabay naglakad, no, pero ngayon lang nagbatian ng good morning. No? Kaya batiin nyo yung mga katabi nyo. Good morning! Ayan. Nakaganda po ng ating ebanghelyo, no? Kilala po ito. Ito yung tinatawag na Road to Emmaus, na kung saan si Cleopas at ang hindi na pangalan ng kasama ay nakainkwentro nila ang buhay ng Panginoon. Makikita natin sa una, hindi nila namukaan si Kristo. Ito'y dahil sa kanilang pagkalugmok, pagkawala ng purpose, yung kanilang matinding kalungkutan. Sa dami-dami ng nakita nila na ginawa ni Kristo, no, sa kabila ng kanilang matibay na pananampalataya, hindi pa rin nila nakita si Kristo na kasama nila. Sila pa rin ay nalungkot, nagduda at nawalan ng pag-asa. Ganun po, no, ang tao. Kuminsan, no, apektado tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Napakalaking bagay ang ating emosyon. Yung sinasabi nga nilang negative emotions. Minsan nakakabulag ito. Hindi natin nakikita yung mga bagay na mahalaga. Hindi natin nakikita yung mga bagay na dapat natin gawin. Bakit? Kasi we are filled with negative emotion. Maaring lungkot. O most of the time, galit sa ating kapwa. No, minsan, di ba? Sino ba dito yung mga nagagalit na parang Incredible Hulk? Kilala niya si Incredible Hulk? Ha? O, hindi na siya sikat ngayon eh. Si Superman ng sikat ngayon, saka Iron Man, no? Pero nung unang panahon, nung kapanahonan ko, no? Si Incredible Hulk, sikat na sikat yan. Yung kulay green. Tapos lumalaki yung kanyang katawan pag nagagalit siya, di ba? Oh. Baka kayo, pag nagagalit kayo, nag-i-Incredible Hulk kayo. No? Naalala ko yung aking bayaw, no? Sabi niya sa akin, no? Puntahan mo nga yung kapatid mo, nagiging Incredible Hulk na naman. Sabi niya, ano ba kaya yung Incredible Hulk? Pagpunta ko doon, kita ko yung kapatid ko, yung ate ko. Kuha ganun, para talagang Incredible Hulk, no? Huwag galit na galit. No? Kahit anong sabihin mo, gaganun, no? Wala talagang naririnig, di ba? Walang naiintindihan kahit anong, bakit kayo nag-aaway? Eh kasi,
Napakaliit na bagay lang naman yung kanilang pinag-awayan. Oh, mamaya, lilipat-lipat na yung mga bagay-bagay sa bahay, no? Incredible hook, no? Pag nagalit, ang lahat, no? Ganyan tayo, mga tao. Dahil sa ating mga dinaramdam, nakikita kung ano yung mahalaga. Kahapon lang, ito true to life story. Pagpunta ko po dyan sa may gate, lang yung daan. No, medyo na late ako sa misa. No, kasi habang naglalakad ako, nagulat ako may bata, no, medyo malaki na binatilyo, lumabas. Tumakbo tapos dumikit sa pader na ganun. Nung palakad na ako, tatanungin ko sana, bakit, ano nangyari sa iyo? Biglang may lumilipad na dustpan. Nakailag ako. Nakailag din yung bata. So, napatras ako. Pakasunod ng bus, may tabo, may kaldero, may tupperware, may kanin, na yung taglilimang piso, pero lahat yun nailagan nung bata. Gumaganong-ganon yung bata. Siya. Tapos, may naririnig ako sa loob, yung nanay, sabi niya, anong akala mo? Mayaman tayo, mayaman. Di tayo mayaman. Galit na galit. Hindi ako makadaan, no? Hindi ako makatiming ng daan. Baka biglang merong kutsilyo na yung lumipad dyan. Ako, no? Dahan-dahan. Pag silip ko, sumisilip din siya. Sabi niya, hey, Father, ikaw pala. Sabi niya, daan ka na po, Father. No? Biglang nawala yung kanyang galit. Tapos pag nakalayo ako, biglang sabi, eh, ikaw kasi, tingnan mo si Father, dumadaan pala. Away na sila. No? So, dumiretso na ako sa aking misa. No, hindi ko na inalam kung ano yung pinag-aawayan nila. Pero yun nga, no? Minsan pag tayo ay nagagalit, minsan pag tayo ay nalulungkot, yung sobra nating lungkot, nawawala tayo sa tamang landas. Naliligaw tayo, nakakalimutan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakakalimutan natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Minsan paggalit tayo, napakarami nating bagay na nasasabi na hindi na natin mabawi. Di ba? No? Kaya naman, no, ito yung bagay na dapat natin pag-ingatan pag tayo ay malungkot, pag tayo ay sugatan, pag tayo ay galit, dapat lagi tayong mahinahon. Pangalawa, no? Nakita natin doon sa kwento. Laging nagtatanong si Jesus. Kinikwento nila kung ano ang nangyari. Hindi mo ba alam? Ikaw lang yata ang hindi nakakaalam. Diba? Sa nangyari sa Jerusalem. Tapos ang sinasabi ni Jesus, although alam niya kung anong nangyari, kasi siya yung pinag-uusapan, nagtatanong siya, bakit? No? Bakit ganun? Eh kasi ganun, no? Yung mga punong saserdote. And then later on, what happened? Nagkaroon sila ng different perspective sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanilang buhay. Wala pong bagong information na sinabi si Kristo. Kung ano yung mga sinasabi nila, tinatanong lang ulit-ulit ng Panginoon sa kanila hanggang sa nakita nila kung ano na talaga ang punto ng Panginoon sa kanila. Nakita nila yung mga bagay-bagay in a greater view, no, in a new perspective. No new information, but they got a new perspective sa mga nangyari sa buhay nila. Ganon din po dapat tayo, no? Pag may mga nangyayari sa atin, bago tayo magalit, bago tayo mag-react, bago tayo mawalan ng pag-asa, no? Bago natin ilagay sa hukay yung ating buhay, tingnan muna natin, tanungin muna natin yung ating sarili, bakit, bakit, bakit? And later on, no, makikita natin, maliliwanagan yung ating mata sa plano ng Diyos
Kung ano ang ginagawa niya sa ating buhay, makita natin siya, we will realize na kasama naman pala natin ang ating Panginoon. Ganun lang pala kasimple. Di ba? Kung minsan, no? Pag nandun tayo sa kaguluhan ng buhay, kaliwat kanan ng problema, hindi natin alam ang gagawin natin. And then later on, pagkatapos nun, no? Pag nakapag-meditate tayo, na-realize natin yung mga dapat nating gawin, di ba? Mali-realize natin, ganun lang pala ka, simple. Dapat hindi ako nawalan ng tiwala. Kaya kahit anong mangyari, huwag tayong mawalan ng tiwala. Magnilay tayo, ano ba ang pinapahiwatig? Ano ba ang ipinapakita sa atin ng ating Panginoon? Yung pangatlo, itong Road to Emmaus, sabi nga nila, no, may mga tumatawag dito sa passage na to na Sunday walk. Bakit? Kasi ito ay parang isang panalangin, no, na ginagawa natin pag Linggo. Diba? Pag nananalangin tayo, lalapit tayo sa ating Panginoon, hindi naman tayo lumalapit na kasama natin kaagad ang Diyos. Diba? Usually, meron tayong problema. Usually, meron tayong bigat na dinaramdam. And we feel that we are alone na naglalakad. At habang nagdadasal tayo, habang tinatanong natin ang Diyos, habang nakikipag-usap tayo, gradually, nare-realize natin, nandyan lang pala yung Panginoon. May mga nire-reveal sa atin. Na-experience nyo na yun? Nasubukan nyo na yun? No? Yung mga hindi pa, try. No? You will realize, hindi ka nag-iisa. From being alone, magiging kasama mo na ang Diyos. Yun yung magic ng prayer. At itong Road to Emmaus, hindi lang basta-basta prayer. It is like a Sunday Mass. Una, tatalakayin natin, no, yung salita ng Diyos. And then later on, saan tayo pupunta? We are inviting Christ. No? We are praying to God the Father, no, na i-bless yung bread, and then paghahati-hatiin yung bread. Pwede ngang sabihin na itong Road to Emmaus ang unang misa na naganap, no, kung hindi ako nagkakamali. No? May mga scholars, no, siguro na-research na nila yan. Pero but sa aking reflection, pwedeng sabihin na ito yung unang misa na naganap. Bago pa nagtitipon-tipon yung mga apostoles, sa breaking of the bread, nagtatago sila. No, dito sa Road to Emmaus, merong tatlong tao na naka-attend ng misa kay Kristo. No, si Kristo, no, at si Cleopas, at yung alagad na walang pangalan. Kaya naman, no, dito rin natin makikita kung bakit ito ginagawa natin paulit-ulit. Kasi as human beings, tayo ay nakakalimot. Tayo ay nalulugmok sa different kinds of problem. At dito lang tayo, sa Eucharist, makakatanggap ng grasya. Grasya na nanggagaling sa Diyos upang mapaglakasan natin, mapagtagumpayan natin, makita natin na kasama natin si Kristo. I know a lot of Catholics are now neglecting the Holy Mass. Lalong-lalo na po, no, nung pandemic, nabawasan ang mga nag-a-attend ng communion. No, sabi nila, pwede naman ako manood ng online mass. No? Kasama doon yung nanay ko. No? O nanonood yung nanay ko. No? Mag-attend ka na ng misa. No? Pero yun po, no, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon kung gaano kahalaga yung banal na misa. Dito natin makikita si Kristo na buhay sa ating buhay. Kung tayo ay bulag, tayo ay makakakita. Kung tayo ay takot umibig, tayo ay magiging matapang nagpapatuloy umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Magsitayo po tayo lang. Sumasampalataya ako sa Diyos sumangmakatawian sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagbalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga naharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat ng lakas ang mga psikologista, spiritual, directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Manatili ka sa amin. Itaas din natin ang ating mga sariling pangangailangan, mga panalangin, pangangailangan ng ating mga pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa... Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at ang Panginoon. Amen. Amen. Panalangin sa pagbabalik handa. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo puluhin. Hindi ito kontribusyon, hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handa ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sweet.
Magsitayong lahat. Manalangin yung mga kapatid upang ang paghahain natin ay kulugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inihahalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami kasalo sa iyong buhay na pagkakas. Kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa amin ang kahanan.
aming kamiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyo. Stay with me, Lord.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanang na minarapat mong makabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampo sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Patuloy nating suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo, kung saan ang lahat ay inaanyayahan na mag-alay sa ating banal na misa ng canned goods, noodles, o kaya ay cash assistance. Maaari rin po ninyo itong dalhin sa ating opisina. Ang programang ito ay may layuning tulungan ang mga kapatid nating nangangailangan. At sa darating na April 28 at April 29, araw ng Biyernes at Sabado, sa ating Cana Maria sa second floor ng ating simbahan, tayo po ay magkakaroon ng film showing o Ang Buhay ni Jesus sa wikang Tagalog. Ang ticket ay nakakahalaga lamang po ng 100 piso at kakaunti na lamang po ang natitirang ticket. Sa mga nais bumili ng ticket na ito, maaari po kayong magsadya sa lamesa sa harapan ng ating simbahan sa ating Secular Augustinian Recollect Fraternity. At bilang report po sa inyong lahat, yung total collection po ng piyesta envelope natin yung ipinamigay po natin noong nakaraang linggo. As of April 16, tayo ay nakakalikom pa lamang po ng 6,256 pesos. Medyo malaki pa po ang kakulangan para po ating maipagpatuloy ang mga programa at proyekto natin sa ating nalalapit na kapistahan sa darating na ikatlong linggo ng buwan ng Mayo. Kami po ay nakikiusap na suportahan po natin ang ating kapistahan. Good morning po. Ayan po, no? Tumaas na po, no? Hindi na po 6,256. 6,080 na po ngayon. Yung 6,280 na. Yung... Hindi po, 9,000 na. Kanina lang po after ng Mass, no, yung mga nagmisa ng 6 a.m. Mass, nakalikom sila ng 3,000. No? So 9,000 plus na po yung ating pondo para sa ating nalalapit na piyesta. Nagmamakaawa po kami, kung pwede lang iiyak po ako ngayon sa inyo. Huwag kayong tumawa, iyak talaga. May camera pala, so pag wala na lang camera. No, pero yun nga po, no, nananawagan po kami sa inyong mga puso, kumakatok kami para po suportahan ninyo yung ating mga gawain at activities sa nalalapit na piyesta. Napakarami po at napakaganda. No, nakita ko nga yung listahan, meron pang Got Talent, no? OLPGB Got Talent, no? At marami pang iba. So, ito po ay para sa atin, para sa ating lahat. At whatever happens to our parish, no? Kung makilala man yung ating parish, no? Dahil sa ating kalayawan, no? Sa Pinas, dapat isipin po natin kasali tayo doon, no? Ito yung ating simbahan. At isang paraan na makasuporta po tayo sa ating simbahan ay yung ito po, no? Tulong pinansyal, no? So kailangan po natin ng tulong. Malayo pa nga po, sabi ni Kuya Ninyo, malayo pa yung ating dapat abutin, no? Kaya naman po, baka may mga extra po kayo dyan na mga 10,000. O kaya 20,000, no? Laglag nyo lang po sa sobre. At saka paalala po pala, may mga kumuha ng sobre noon pa, no? Na hindi pa nagbabalik, no? So lagyan nyo na lang din po yung sobre, no? Huwag nyo pong i-standby sa altar niya yung sobre. Dapat babalik po yung sobre. Nagmumulto yung sobre na yan pag hindi bumalik, no? So, yun po, no? Sana magkaisa po tayo at ma-feel po natin na atin itong simbahan, no? Lahat po itong mangyayari sa ngayong piyesta na magaganda ay para sa ating lahat. Magsitayo po tayong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.